Ito guys, may gagawin tayong isang Nokia na Android. Ang problem nito ay no service. Ngayon, susubukan natin pagganahin dahil ang sabi na may-ari, nabili niya lang daw to ng 300. Ngayon, nabili niya sa Badyaw. Ngayon, papagawa niya. So, tatry natin kung mapapagana ba natin. Ayan, walang signal. Ayan guys. Alam mo yung cellphone na to, napakamahal nito dati. Pero nabili lang na may-ari, 300 sa Badyaw. So, susubukan natin pagganahin kung kaya natin pagganahin to guys. Babaklasin muna natin yung LCD kasi medyo masilan ito guys. Medyo matigas yung mga ganitong LCD. Manipis yung LCD niya kaya medyo dahan-dahan lang. Ayan. Hindi na natin pinakita yung kung paano sinundot. So, first time pa ito nabuksan guys. Ako pa lang. Ang kagandahan nito ay wala pang gumalaw. Pag ganito, wala pang gumalaw, mas madali natin agad-agad makita at mahanap kung ano yung madalas natin pinapalitan pag mga ganitong sira. Ang error nito ay kahit anong SIM card, wala talagang signal. Ayan. Titingnan natin. First time pa lang siya nabuksan. Ako pa lang nabukas. Andito pala sa likod yung signal section. Ang papalitan lang natin dito ay yung WTR para mabalik yung signal. Ayan guys, sariwa-sariwa. Ako pa lang yung nagbukas. So, tatanggalin lang muna natin yung camera. Ayan. Lalagyan natin ng counting plaques. Tapos, papalitan na natin to ng brand new para mapatakbo natin. Titingnan natin kung mapapagana ba talaga. Kasi ang sabi na may-ari, sana daw magawa dahil wala nga silang magamit na cellphone. At ito yung gagamitin ng anak niya sa school. Kaya susubukan natin kung mapapagana natin to dahil walang signal. So although meron tayong mga available na mga ganitong piyesa, may mga stock ako na ganitong WTR ng Nokia. Maraming kapareho naman to guys, yung W2965 yung code nito. Marami siyang kapareho. Kapareho ito ng mga Oppo, Vivo, yan, mga Realme, yan, mga kapareho siya. Ayan. Marami siyang kamatch na piyesa. So, kailangan lang talaga makita ninyo yung kung ano yung code yun ang susundan para mapagana natin. Pag mga ganito mga sariwa, huwag nyo nang i-reheat yung mga power amplifier. Kung may mga encounter kayo ganito, huwag nyo nang i-reheat yung piyesa. Diretso palit para automatic gagana. Yun ang mga sekreto dito guys. Pag lalo na walang mga walang signal, no service na kalagay, yan ang madalas talaga na ginagawa natin na pinapalitan natin ng WTR agad-agad. Hindi na tayo nagre-reheat kasi pag nireheat mo yan, minsan yung nangyayari, nalalamog lang yung board tapos hindi na gumagana. Ako kasi sa experience ko talaga sa mga walang signal, lalo pag no service, automatic palit na kagad ako ng WTR, automatic pinapalitan natin yan para diretso angat agad yung signal. So, yan lang. Yan. Lagyan natin na counting plaques, tapos lagyan natin ng bago. Ito guys, nakasealed pa ito. Lalagay natin, silyado pa. Ayan. Ayan, bagong-bago yan. So, subukan natin kung mapapagana ba natin itong Nokia na to dahil matagal na akong hindi nakagawa ng mga ganitong unit. Dahil sinauna pa itong cellphone na ito. Tatry natin kung mapapagana natin. Ang kagandahan nito guys, kahit matagal na itong unit na to, mayroon pa rin tayong available na piyesa. Dati kasi mga ganitong unit, napakamahal nito. Napakataas ng presyo. Kaya bihira lang makaka-afford ng mga ganitong unit dahil mahal nga siya. Ayan. Hindi na tayo nag-revolve dito guys, automatic salpak na kagad dahil
yung nilagay natin ay brand new na may ano na yan, naka-rebol na yon. Titingnan natin kung mapapagana ba natin tong cellphone na ito. Ito guys, yung iba nagtatanong kung namimili ba daw ako ng repair. Wala akong pinipili na repair. Basta sa akin, kung may available lang ako, may piyesa tayo available, automatic makaka-reply tayo. Pero kung wala tayong piyesa, wala tayong ano nun, wala tayong pamlapag. So minsan kasi ang hirap talaga kumuha ng piyesa, lalo na pag mga power IC. So minsan power IC kasi madalas sablay-sablay, kaya maras lugi din talaga. Nakapanghinayang lang kasi yung puhunan, dahil yung puhunan napakamahal, tas pagdating sa yung mahal ng piyesa, minsan doon tayo nalulugi. Kaya kawawa din talaga ang technician, dahil lagi nagsasuffer pag na nag-order ng piyesa, hindi ka agad-agad 100% na working. Depende na lang kung may mga supplier talaga na nagbibinta ng magaganda, kasi mayroong ibang supplier na salbahi, nagbibinta ng piyesa, wala, hindi good. Minsan talaga hindi maiwasan yan, kaya doon kawawa. Kami, mga technician na tulad namin, doon kawawa talaga. Ay, minsan may mga supplier na hindi maganda magbinta ng mga piyesa, sablay. Yun, talo, kasi abono yung technician pag ganun. So ito guys, yung mga lumang piyesa ko na ito. Susubukan natin kung gagana, kasi pag nag-i-stack ako ng piyesa, maramihan 40, 50 bawat IC nga lang, kaya malaki. Pag ang malas lang nun, pag nilapag mo, kung hindi lahat gumagana, yun lang dun. Kasi nangyari na sa akin, 2 times nangyari sa akin na umorder ako ng power IC, ilang beses walang signal talaga. Naubos ko na yung piyesa, hindi talaga nag-power, pero sinubukan ko sa luma, gumana. So ito guys, luma itong luma na itong piyesa na ito. Tingnan natin kung mapapalabas natin yung signal. Ayan, may lumabas na siya guys. May lumabas na bar. Ayan, may lumabas na signal. Kanina, walang signal. Ngayon, meron na. May globe na siya guys. So, ibig sabihin na pagana natin. Yun lang. WTR lang yung pinalitan natin dito. Napagana na natin. So, wala tayong ibang pinalitan. Wala tayong ibang nireheat. Kundi automatic palit ng WTR, lumabas na yung globe. Kanina, no service siya. So, ibig sabihin, good pa rin yung mga piyesa natin. Medyo matagal na naka-stack tong piyesa na to, pero gumana pa rin siya. Oh. Ayan. Okay. So, I hope na makatulong. Bawat signal, bawat mga unit kasi guys, pag Android, halos maraming kapareho, lalo na pag WTR. Yan ang kagandahan sa WTR. So, I hope na makatulong ito sa ibang technician na mga bago pa lang. Salamat guys, yun yung technician ulit.